kailangan siya ng mga bago niyang for parents. Siyempre po. Pipili din po talaga kami ng mga dog lover, siyempre. Tsaka yung maalagaan sila na hindi lang buy and sell. Marami po kasi bumibili. Ganun lang po ginagawa. Bibilin sa amin, tapos bibenta din sa iba. Kawawa naman po yung aso na nagpabalik-balik lang. Totoo, totoo. Sige, thank you. Ate, any message din dun sa mga ano, bumibili ng mga dogs and oh yun, yung mga nagbi-breed lang na ano message mo? Any message for them? Sa mga ganun po, isipin naman po natin na hindi porket aso lang sila na ganun lang, may emotion din po sila. Alam din po nila yung umaalagaan sila. Kaya sa mga ganun po, isipin din po natin na wag po silang i-buy and sell lang. Piliin po natin yung talagang aalagaan at mamahalin sila. Hindi lang bilang isang aso, kundi bilang isang miyembro ng pamilya. Yes. Thank you very much, ate. Thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you. So, ayan, beautiful people, narinig natin si Kuya Sherwin at si ate. Mary Ann, ha? Yung sinabi nila, totoo naman eh. Hindi ang mga dogs, let's treat them as our own family. We are for parents. Oo, laging alagaan. Also, paano beautiful people? Iuwi na namin sila. O, eto si Ate Kuya Sherwin ulit. And si Ate. Yan, bye-bye. Ate Mary Ann, bye-bye po. God bless. Meanwhile, hi, beautiful people. Oy, I'm with Bibo na. Here na siya. Oh, yan. Kaya lang, nakakasad lang kasi yung paghiwalay nila kanina dun sa daddy niya. Diba? Nakakalungkot lang pag parang tao rin eh. Pag nahiwalay sa parents, nakakalungkot. Pero ito na, dadali na namin siya and we promise. Naalagaan namin siya. Ang bagong baby namin. Look at him. Oh, diba ang cute? Sige, beautiful people, later ulit. Bye! Shh. Yan. So, good morning, beautiful people. Bibo, nagtago na siya doon sa ilalim. Ayan na. Oh. Diba? Wala. Ayaw na. Ayaw na.